Okay, yan na po. Nagawa na po natin yung sa unahan na part ng conversion ng Aerox Mugs to Scoopy at Pino. Si mga Pino, yan yan. Yan na po. Ang ginamit po ni sir na plate ay aftermarket na RCB. Asia. Yung disc. Yung caliper naman niya po ay RCB. Okay, nagmatch naman po siya. Ang ganda ng pagkakalabas. Malinis na malinis po. Babaklasin po natin yan kasi kakabit na po yung gulong yan. At okay na po yung front. Ngayon, gagawin naman po ay ang rear o likuran. Yang rear. Yan, medyo masailan lang po ang paggawa ng ganitong malaki dahil kasi obligadong baklasin mo ang disc para makalusot po ang gulong mugs dahil kasi po isasabit po yung mismong caliper doon po sa mugs dahil lalo saktong-sakto na po yung clearance ng RCB na caliper doon po sa lobby ng mugs kasi oversize talaga siya. Pero ganun talaga yung procedure niyan. Yun. Ngayon, hindi niya pa po tinanggal. Yan, tanggal na. So, next step po natin dyan ay kakabit na po ang gulong. Masara. Ngayon, likod naman po yan. Kukonvert na po yan. Sinasala lang na ni Pare yung kanyang gagawin. Ito po, inulit ko po. Yan po. Ginawa po natin siyang parang tokwa. Yan. Ito na po yun. Tinokwa po natin siya. Yung tokwa na yan ang magdadala dyan. Magpupunta po ito sa gitna ng Aerox. Makikita nyo po mamaya pa paano po na kasya itong kudrado na ito. Yan. Peperpikin po natin yan para sir-sir. Yan. Salang po natin sa machine. Alright. Motor. Okay mga sir, ito na po ang ating finished product. Ngayon po, ito po ginamit natin kasi yung shock po kanina ni sir dito ay RCB. Ayan po isang problema pag RCB. Masyadong makapal po yung RCB. YSS yun sir. YSS pala, YSS yung malaki. Pag yung aftermarket talaga malaki bilog, ito sakto po to. Ang ginamit po ni sir, yung pwede naman po yan, yung pang click o kaya yung stock. Ayan po. Linis po, sentro-sentro po. Lapad. Okay, ang gulong na yan, 90-90 lang yan. Pero pag tinignan mo sa likod, grabe. Alam mo, 120. Laki. Pogi. Yan, no. Tapos na, yung gilid, oh. Libre-libre po yung laki ng clearance sa ano, swing arm. Wala po sayad. Tapos, 0-0 po siya rito. Wala po tayong lagay na spacer, oh. 0-0 siya lahat. All original parts. Kumbaga, kung ililipat pabalik ni sir yung stock, ikakasalam po. Walang problema. Plug and play lang. Double conversion siya. Pwedeng stock, pwedeng Aerox. Yan, napakalinis ang pagkakagawa. Yung pino ni sir, akala mo, mini big bike na eh. Yeah, lumapad siya na gusto. Sa harap, ayan, ang linis yun ang pagkakagawa. Oh. Oh. Oh, diba? Ganda. All original na spacer ni sir ang ginamit. Okay? Yung gulong ni sir sa harap, ayan, 90-90 rin. Pero pag tinignan nyo, itong 90-90, mas malaki po yung sa likod. Kasi hindi po nasusunod ang gulong. Lagi na susunod po dyan ay ang mugs. Pag naubod yung likod, pwede ko lipat sa harap. Oo, oh, yan. Sa harap, lipat ko sa likod. Ang nasusunod po. Ayan. Yan po, ang motor po na ito ay Yamaha Pino. Converted sa Aerox mugs. Okay. Hintayin nyo po, magko-convert na rin po kami ng disc brake sa likod. Ng Mio at ng Aerox, ha. Ng mga ganitong scooter.
Tatulong po ng ating butihing mayor, yan si si Balwig. Yes. Butihin na natin yung ating iyon. Iyan na po. Okay. Papatulan na natin yan. Yan. Conversion. Conversion po yan. Aerox mags converted to Yamaha Pino. Napalinis po ng pagkakagawa. Lahat ng clearance space. Maluwag po. May clearance. Wala pong sabit. Testing po at napakalinis po ng pagkakagawa kasi marami po kaming basahang ginamit kaya malinis. Yan. Ina-adjust po natin ang preno para matimpla yung tamang ipit ng preno niya. Okay, dito po pag ganitong conversion po wala pong papalitan dyan. Yung stock na preno po ng Pino ang gagamitin na brake shoe at yan po at pati sa harap ganun din po. All right. Iyan. Yamaha Pino converted to Aerox Max. Dito lang po 'yan. Sa JJQ Machine Shop. Yan, napakaganda po ng kombinasyon ng kulay. Race blue. Na stock ng yan, stock ng motor ng Aerox ang ginamit. Okay. Atog mo nga mo. Atras mo. Ayun. Okay. Yan. Okay, Yamaha Pino converted to Aerox Max. Pakalinis po ng pagkakagawa. Adyan na yung pesa. Okay, once again, dito po yan sa inyong abanlingkod sa JJQ Machine Shop. Sa mga magpapakonvert po ng Aerox Max conversion. Ayan po, Pino naman po ngayon tayo. Okay, maraming masarap po. Okay, good morning mga Sir Idol. Okay, meron po tayong conversion today. Ito po isang Yamaha. Okay. Tingnan po natin at ano pong gagawin natin. Conversion po ito ng Aerox Max to Yamaha Pino. Yun, oh. Yan po. Pinapaklas na po. I-convert po natin siya sa Aerox Max Yamaha Pino. Yan. Although naka RC RB8 na si Sir, eh siyempre hindi naman ganun kalapad yung RB8 niya. Same size lang din po ng stock ang nangyari, yung lapad niya. So sayang naman tong gulong ni Sir na naka semi off-road kung tawagin natin o yung all-terrain. Eh kapraso lang ako makapit sa simento, ito lang. Natan niyo baka to. So yan, pag ginumbert natin sa Aerox Max yan, ang sukat po niyan ay 90x90, lalapat po ng doble yan. Okay? Pag lapat ng doble niyan, yung lapat po nito, magiging dito na po yan. Mas malaki po yung lalapatan ng gulong sa kalsada. Kaya mas safe siya. Okay? Yan po ang purpose po ng pagpapalapad o pagkukumbert ng Aerox Max para po magkaroon ng mas malapad at mas stable na tindig o takbo o kapit ang motor pagdating sa arangkada at sa kalsada. Okay? At the same time, ang laki po ng difference ng Aerox Max compared to other aftermarket or stock ng mga ibang motor. Makapal po ang Aerox Max at matibay. Yung endurance niya sa mga lubak at sa mga banggang mild, hindi po basta-basta na bebengkong yung kanyang mags compare po sa iba. Matigas po talaga siya. Okay? Yeah, yan po. Ito po yung harapan. Ayan, naka ano pala si Sir, RCB na big plate. Yeah. Pwet po natin. Ito po yung Aerox mags si Sir. Ayan. Malaki rin po gagamitin yung plate ko. Yun, no? Blue. Yan.
150. Gagawin din pangero. Makikita po natin mamaya ang ating finished products. O, tutuloy-tuloy po natin yan para makikita nyo po. Aerox Mag converted to Yamaha Pino. Okay? Bangan po natin.